Audio Jungle. Audio Jungle. Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023. Atin sa inyo ng City Government of Bayugan, mga idol, headed by Honorable Mayor Kirk Aces at saka ni Honorable Vice Mayor Kim Aces. Okay, mga idol, unang puntos ni import ng FEU boss John si Fatih. Two for number 20, Renz Villegas. Boss Jun, itong LPU Boss Jun is bago lang to nag-champion doon sa Piña Festival Basketball Tournament ng Ormoc City. Kalaban nila sa championship yung Team Khalifa. So, itong ito naman yung FEU Boss Jun. Ito yung defending champion ng 2019 dito sa Bayugan. Coach by Coach Nash Rosella. Pero yung happening ngayon is si Coach Nash Rosella is nasa Adamson na ngayon. So, malaking challenge to for FAU to defend their title dito sa Bayugan City. And the FAU team at saka defending champion tapos dating ito yung coach si Rosella. Rosella, champion. Kita natin ba paglalaban ng maglaban yung Adamson at saka FEU. Yun ang pinakamagandang laban. Two, number 7, Mac Guadagna. At ayun naman, si Denek, Dino, Denek, Denek Miranda. Denek Miranda. Bukas, boss. Sa tingin ko, boss, meron ding type of coaching ito si Coach Denok. So, abangan talaga natin, boss. Out of bounds, FEU basketball. Ay, Asis. Wala naman sa FEU kay Alcora. Doon sa number 4. At si Timba. Out of bounds. Pirates Basketball. Pag-aibigan natin ko naman na mula ngayon sa FEU Pirates. Itong LPU Boss Jun, sa coach by Coach Gilbert Malabanan, dating Panalay player ni Coach Van Halen Parmes. Kita ko rin yun, ang galing talaga ang kanina, boss, nakita mo lang yung laro kanina ni Coach Gilbert. Kasi naglaro kasi kanina yung All-Star Basket coaches. For number 3, John Barba. Siya yung player of the game with a score of 22 points. Yun, nabutan ko yung interview na siya. Oo. Oh. May 26 points kayo? 20, parang 26 points ata yun, boss. Siguro, may kakayahan. Oo. Siguro. Wala. 40, parang 40 na ata, boss. Kasi yung kadalasan yun, after your playing career sa professional, doon ka na maglaro sa 40 at. Kasi ang daming 40 at practice, sa Manila.
offensive foul. Number 10, Patrick Sleet. His first foul, 2 on FEU Tamaraws. Two for Mohamed Fari. Mohamed Fari, boss. Foul. So, lamang dito yung FE, boss, sa center. Kasi meron lang dalawang import. Royce Alforque. For the LPU naman, boss, is wala silang import. Third personal foul. Bawal sa NC yung import. Number 15, Genesis Aveles. 2 points. Yes, boss. Hindi mo buring i-feel flash na sabay. So, isa lang dapat. Pero ito yung LPU, boss, kahit walang three import sa leading sila ngayon, di ba? Oo. Na they are leading by 10 points. Media timeout. With the remaining time of 4 minutes and 52 seconds. Okay, mga idol, we'll be back for a short break. Okay, mga idol, back to the ball game. We're still here at the Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023, headed sa inyo ng City Government of Bayugan, mga idol, headed by Honorable Mayor Kirk Aces and Honorable Vice Mayor Kim Aces, para sa mga taga-Bayugan at saka sa lahat ng mga nanonood ngayon sa buong Pilipinas, mga idol. This is the grandest, one of the grandest basketball events in Mindanao, mga basket idol. For number 20, Rince Villegas. Number 15, Hong Ting Fao. Genesis Aveles, his first personal foul. First on the Pirates. Parang double check na kayo. Pag hindi kayo magsasa, pwede kayong tulitera. Tumahan ng kaibigan, number 10, ang ganda ng laro kayo ng LPU, boss. Lamang sila by 14 Sean points Amalen against the UAP team FEU Tamaraws. Yeah, shoot talaga kay Villegas. Ang galing talaga ni Villegas. Aside from setting up the place, tumitira rin na umi-scoring. Yun ang naging problema ng Far Eastern University. Ang dami ng nagawang turnovers ng FEU. Trying to rotation his men. Denox Miranda. Pinapasok na si Tiempra. Itong si Tiempra, number 27. Kung ito si Tiempra, galing din dito sa Cebu eh. Sa Cebu Eastern College. Naglalaro kay under kay Coach Mark Talio. Yung dating yung dating RPT member. Yung boss, Patrick Montaño, boss. Subong Sibuyan, boss. Patrick Montaño. And is from UV, yeah. University of Cebu. Yeah, si Government of Bayugan Facebook page. Shoutout po sa inyong lahat, mga idol. Thank you for tuning in. And also, don't forget to like and follow sa ating mga Facebook pages na nag-live ngayon. At pakishare na rin yung live natin, mga idol. Mabuhay po kayo, mga idol, tsaka mabuhay yung nag-organize, tsaka nag-suporta sa liga na ito.
sa Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023. Hatid sa inyo ng City Government of Bayugan, headed by Honorable Mayor Kirk Aces at saka Honorable Vice Mayor Kim Aces. Thank you so much. Shout out din dyan ha, sa ating idol sa San Isidro, Leyte. Walang iba kundi si Attorney Rem Bell Veloso at saka yung Team Wings, Wing Veloso at saka kay Attorney Jay Vahidor. Shout out po sa inyo. Mabuhay kayo dyan. Ikaw po, meron kayo si shout out? Kaya, baka mayroon tayong shout out mamaya. Baka yung asawa ko. First personal foul, two team fouls on the Pirates. Well, Simon Pinya file or yeah, Pinya Phil, number 29 committed his first foul. Ito naman ang bola ngayon sa FAU. Number 10 trying to penetrate but there was a foul. Foul number 28, pushing foul. His first personal foul, 3 on the Pirates. Two free throws for Patrick Smith. Ay, shout out pala, boss, yung sa lahat ng mga taga Macrohon Southern Leyte. Shout out sa inyo dyan, lalong-lalo na sa kaya Mayor Aroy at saka yung anak niya, yung pinakagwapo dyan sa Macrohon Southern Leyte nga si Jason Aroy. Shout out! Shout out po sa inyo, malapit na yung fiesta sa Macrohon Southern Leyte. Galing kami dyan na last year kami yung nag- cover pa rin sa kanilang liga. Yung nag-champion naman doon, boss, is yung ICC Blue Hawks. Yun yung naglaban kanina versus Adamson Soaring Falcons. So, nag-champion doon ang ICC. Yung kalaban kanina ng Adamson. Wow, ang ganda sana. Pero sayang yung nagawa sa LPU. Oh. Bula naman dito sa FAU. Under the basket, miscore na. Basket 0-0 4-0 run Renzo by the FAU. Yun, number 28 pass to number 24 looking for an open man doon naman sa number 29 at saka 24 tumitira sablay doon naman ang number 0 ayun si Slate. Slate makes a good layup. 2-4 6-7 Number 10 in favor of LPU, Vincare Formo. Humabol ang FAU. Bula ng LPU yung sa ilalim. Gumawa sila sa ilalim pero na-committed ng turnover. Scoreless pa rin for more than 3 minutes. Scoreless pa rin yung LPU. Bula naman dito sa FAU. Bula kay sa number 8 to number 0. Wow! Basket count. A 3-point opportunity. Foul number 12. By John Reed Pasaol. Joshua Moralejo. Ito boss, dinahandahan na ng FAU. Yung pagbabalik nila. Against the LPU. Bonus free throw. Yun, naging 8 points lang lamang. Ang lamang ng LPU. Only 7 points na lang ba? Yeah. John Ray Pasaol, mga kaibigan. Kinukompleto yung 3-point play niya. Kumahabol talaga. 2013 from a 10-point lead. Chopping down to 7 points with 1 minute and 12 seconds remaining of the first quarter. Bula ng LPU. Bumalik si Villegas. Villegas pumasa sa ano ba yun? Number 24, hinabol pa yung shot clock nila. Nahihirapan talaga. Ayun, fast breaking play by LPU. Sayang. Out of bounds, hindi nahabol yung bola, partner. Sayang na sayang yun eh. Grabe din ang pinapakita ng depensa ng LPU, boss. Yun, turnover. Nag-turnover dalawang beses yung LPU. Oo. So, at galing. Yung ginawa ng FAU, they are taking shots on the fast breaking plays and also at the shaded lane.
Number 3 ng LPU. Wow! Doon! Ang galing-galing! For number 3! Ang ganda ng galaw, boss! Galaw! Naalala ko tuloy, boss, yung galaw mo dati. Sabi kasi ni Coach Van na naglalaro ka daw. Jan Barba! Ganun daw yung galaw mo dati, boss. Yun na. Yung ano pa. Nung araw. Nung araw, yung siguro 20 kids ago. Ay, yung mga ayun. Ayun. There was the traveling violation committed by number 8. Sino ba yun? Si Chulo. The first quarter. Ano Nuevo. Ano Nuevo. Chulo Ano Nuevo committed a traveling violation. Wow! Naku! Bumawi! Bumawi si Ano Nuevo. Chopping down day to 7 points. Yung LPU. Oh, miscommunication. Nang LPU mga kaibigan, yung number 13 si Montaño. Si Montaño hindi niya nakokontrolar yung pasa niya. Ayun, mula sa LPU, naka-turnover kagad. Wow! Sayang! Dapat! Sayang yun ha! Sayang yun! It could have been a fast breaking play. Para LPU walking Pirates delay no delay na yun LPU pero there was a miscommunication pass na nakukulang yata sa ano nasusobra pala nasusobra sa tension pasa niya sayang humahabol naman ang LPU 7 points ng yung labang malaki from double figure chopping down to single digit with 22. Okay, back to the ball game, mga idol. This is the second period. You're still watching the Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023 headed sa inyo ng City Government of Bayugan, headed by Mayor Kirk Aces and Honorable Mayor, Vice Mayor Kim Aces. This is the one of the grandest basketball events sa Pilipinas, mga idol. Dito lang yan sa City of Bayugan. Again, mga idol, lamang ng 7 points ang LPU, mga idol. Considering wala yung star player nila na si Enoch Valdez. Pero ito, ang ganda ng pinapakita nilang laro, mga idol, against FEU Tamaraws. Nakita naman natin yung adjustment talaga ng FEU, mga kaibigan. Ang ganda-ganda ng depensa ng FEU ngayon. At saka yung pacing talaga ng, ano, yung pacing talaga yung sa offense. Open sana. Umi-score na naman si Jeffrey Pasaol. A short jumper. Chopping down the lead to 5 points. 22-17. Ayun, bola naman sa LPU. Timber 29. Walang short. Short yung tira niya sa 3-point land. Tapos foul for number 35. Rochan Montemayor, his first personal foul, first team foul, FEU. Bula sa LPU, doon sa number 7 to number 8, si Omandak, and back to number 7, wow, spinning in front, oh! Cloud Catania. Yung sabi. MVP sa Ormoc na Open. Ormoc City Open. Pinya Festival Basketball Tournament. Napaka-shooter niyan, boss. Buzzer beating yung ginawa niya. Wala nang oras sa Seattle. Tapos bigla niyang biglang na hinagos yung bola. Ringless talaga. Number 29, Cement Peñafil. Ayun. Ito boss, bumalik sa walo yung lamang ng LPU, Vincare Pharma. Wow! Gumante! Number 15, yung number 15. Aaron Batapagono, 3! LPU naman tayo mga kaibigan, nakukuha sa FEU yung bola. Doon kay Alforque, Alforque, pumanap ng open man. Doon naman sa number 8. Ayun na sa import nila. Pero nanakawan yung import nila.
Oh, a black shot. Black shot. Hype na hype yung import ng FPU, boss. Pero kahit walang import yung LPU, boss, talagang lumalaban pa rin sila. Si ano, si Muhammad, sino yun? Konati? Konati, yeah. Hindi, yung isa yung boss, yung 7-1, yung si Muhammad Pate. Ito, Muhammad din. Muhammad yung first name, ha? Si Muhammad Kanati, ha? Ah, Konati, ha? Konati. 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 Nahihirapan tuloy. Position remains. Also, yung talagang player ng LPU, boss, 11 seconds yung si Enoch Valdez. Mm. Kaso hindi maglalaro kasi yung merong slight injury sa shoulder. Aha. Teamwork na team. For number 3, kita talaga ng LPO kung how the teamwork works, no? So, iba kasi yung sistema ni Kwan, boss, ni Coach Gilbert. Talagang ikot na ikot yung bola. Kasi kita naman natin yung sistema niya na moving without the ball. Ito naman yung FEO Mahigala, yung adjustment na ginagawa ni Coach Miranda. Palagay ko yun ang dahilan kung they're trying to get closer. Yung lamang ng LPU, biglang they are trying to chop it down. Ngayon naging 6 na puntos na lang. Ito naman si number 18, yung number 18 Alforque, yung si Royce Alforque. Pamangkin ito ng mga playing Alforque brothers ng Cebu. Galing ng University of the Visayas Green Lancers before moving to FAU. And I think he still has two more years playing for the FAU, although graduated na siya. Graduate na siya sa isang kurso, tapos may 2 years pa siya. Short yung jumper. Aaron Bagono, his first personal foul. Two team fouls. Yung jumper ng LPU. Medyo short. Jairulan. Tapos may foul na nakuha yung LPU at the free throw line number 8 si Umanda. Yan, Umanda kita, coming from University of the Visayas. Ganun din, sa high school ata. Sa high school, opo. Sa high school. Galing talagang taga saan ba ito si Umanda? Ormoc din? Mindanao yan mo, sir. Sa Mindanao. Also, Visayas speaking din, ha? Pina-player din yan ni Coach Van. Ito yung number 4. Si James Timpla pala. Akala ko si James Timpla yung kanina. Pare-pareho lang kasi pare-pareho yung mukha. Si Alforque to Timpla to import. Ay, sayang. Yung si Kanate. Kanate pala. Yung number 7, Tumitera. Wala naman. Pangan kay Alforque. Alforque. Yun! Gumawa ng Chris! Ngayong number 23 si Competente. Renzo Competente, mga kaibigan. Gumawa ng 3-point shot from the right wing. Ito naman number 12 to number 15. Nag-screen. Pick and roll. Bata Montek! Yung number 8 talaga si Umanba. Ayun, kay Alforque naman sa number 20. Hindi naman na shoot yung bola, pero nakakuha naman ng foul si Competente. Yung tira ni Competente kanina sa 3-point area, chop down the lead to 5 points. Ngayon, ando naman si Competente, mga kaibigan, sa free throw line. Parang kukumpletuhin niya yung dalawang free throws, yung first throw. Ayan, swak na swak yung first throw ni Renzo Competente. Talagang mag-compete ito kasi competente. Dalawang free throw.
Wow, naging 3 points na kagad, partner. Sa apelido pa lang, boss, competitive talaga. Competitive yan. Ayaw umatras. Yan, boss, ha? Yung lamang ng LPO sa 3 points na. 3 points ta na points lang. So, eto. Wow! Ang ganda-ganda ng pick and roll. 2 points. Ganda talaga ng play na yun. Yun yung parating ginagamit ni Coach Gilbert, boss. Na-observeran ko yan doon sa Ormoc. Kuha. Na-miss yung itsa ng FIU, mga kaibigan. At doon naman ang yung bola sa LPU. Yung sa left wing. Trying to penetrate. Nakuha ang bola. There's an interception ng number 20 ni Torres. Torres, Milea, pangganda-ganda. 2 points for Cyrus Torres. Cyrus Torres doon, binitiw kagad ang ganda ng ginawa ni Torres, mga kaibigan. 31-28. Ang number 13, trying. Oh, nakuha pa rin sa number 7, yung si Guadagna. Guadagna. Alforque, mga kaibigan, ang may dala sa bola. Tapos umanap ng ka-import si Konate. Back to Alforque. Alforque to number 22, James Tempra. Summer Jan, shout out sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Eto, back to the ball game, mga idol. 4 minutes at 17 seconds remaining time. And the second period with only 1 point lead in favor of LPU, Vincare Pharma. Number 3 ang may hawak sa bola. Si Barban, yung pinasa sa number 38, doon sa ilalim. Oh! There was a foul. There's a foul. Committed by number 39. Ba't may 39 ba? Foul number 99 ata, Konate. Yung pinapaul niya, yung malaki. Correction. Number 99, number 28. Yung si Sean Umali. First ang laki-laki. Foul. Third team foul. Nakita mo naman, partner, yung sa ilalim, si Umali. Ang galing talaga magdala ng kanyang katawan. Ang laki-laki ng katawan niya. Maski yung katawan ni... Maski in front of the import, he was able to escape the defense. Yes, boss. Yung laro sa Ormoc City, boss, talagang napakalaking factor ng laro ni Umali, boss. So, yung belt ng katawan niya, boss, parang belga, di ba? Oo, parang kinyahan. Kung sa Bisaya pa, kamaong muda sa iyang lawas, ha? Kaya kahit walang import yung LPU, boss, talagang nakasabay sila with imports na kalaban. Oo. Yun, tumitira sa gilid, mga kaibigan. Nakuha yung sa import. Pero wala. Ayun, nag-box out. Ang galing mag-box out. Pero nakuha yun sa number 0. Oh. Si Pasaol to, pumunta sa mga audience. Balik agad, sayang. Libreng-libre na yun. Hindi pa na-shoot. Ito sa ilalim, mga kaibigan. They want to kick the ball out. Pero wala, nakukuha sa number 8. Wow! Hinayaan na lang. Hinayaan na lang, mga kaibigan, na mag-lay up yung number 8. Teka, teka. Parang nag-time out. Parang mag-time out. Kasi parang, kanina. May injury, boss. May injury. May injury. Tata si Umali. Oo nga. Kanina pa yun. Medyo may madulas na ano dyan, na area. Kasi dalawang bases kanina, nakikita ko yung first game ay the same spot, the same area, doon may nagka-injury. Sana baka may diferensya dyan. Ito, mga kaibigan, ang ganda-ganda ng laban. Lumamang na kagad ang Far Eastern University. 32-31. 3 minutes and 6. Ayan.
basa. Anya, ilang. Nana, dyan eh. Yun, si Pass Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Hook shot. Ayan na mga idol, ayan na lamang na ang FEU Tamaraws ng AIQ Builders. Pang bumaliktad na yung momentum mga idol, nakuha na ng FEU ang kalamangan by 3 points. Oo nga, 34-31. Kumitira, wala pa rin. Ang daming interception. Oh, wala pa rin. Yun, nakukuha ng import ng LPU. Oh. Out of bounds. Lyceum Pirates basketball. Grabe si Muhammad Fatih, boss. Hindi na tumalon. Ginamit na lang yung height niya. At saka yung reach. Oh. Na boss, tapos mahaba pa yung wingspan. Oo. Kaya di na kailangan niya tumalon kanina. Ayan. Wow. Ay, gala. Oh. Ang galing talaga ni... Umali. Umali. Si Umali ang hinahanga niya si Umali. James Sempra. Yung upper body strength niya boss talaga na napakalaki. On FEU. Talaga pag tumikit ka yan boss talaga nga... masasaktan for sure yung nakakalaman ko. Pag si umalis sa ilalim, umalis sila lahat. Tapos yun, boss, yung mataas din niya na tumalon yung batang yan. Oo nga. Nag-dunk nga yan, boss, dun sa game nila. Sa Phil Oil. Oo. At saka yung tahimik naman, no? Parang silent penetrator ito si umalis. Ayun, sa import. Tong! Wala, wala magagawa sa import. Okay, may nakita si ref, foul ata yung... Alam din ni Umali kung paano magdidepensa ng import. Yung ano ba yun? Holding foul, number 3, John Barba. Ang tangka-tangka ni... on LPU Pirates. Time out. Si Muhammad Fatih. Muhammad Fatih. Tangka-tangka ni Muhammad Fatih pero kaya-kaya ni kaya-kaya talaga ni Umali, ha? Ayaw papasukin sa ilalim eh. Yung parang may depensa na barrier. Para may barrier eh. Sa laki kasi ng katawan niya boss tapos marunong pang gumamit ng kanyang katawan talaga nga yeah. And also mga idol, you are still watching the Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023 hatid sa inyo ng City Government of Bayugan headed by Honorable Mayor Kirk Aces, Honorable Vice Mayor Kim Aces. Right on, this is one of the grandest basketball event ng Mindanao mga idol. Kaya napakaswerte na mga taga Bayugan at saka mga sa sambayan ng Pilipino na makawitness sa ganitong napakalaking event. Dito lang yan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Hanggang nagsasalita yung partner ko, pumuputok ng trace si... Pumuputok ng trace... Tempra. Sino ba yung number 7, si Juan Dania? Ay, yung number 8 pala kanina, si Umambar, pumutok ng trace, tie the ball at 34. Pero binawian na naman ng FEU. Yun, lumabang balik ang FEU 36-34 with few ticks more to go and the first half. Okay, with only 42.9 seconds remaining time sa pagkatapos ng second quarter, may two ball possession pa to. Ito si number 20. Yun, nakawala. Science. Talaga, science na science. Kasi ng physics at saka mathematics, idol. Mga idol natin dyan, tune in lang kayo mga idol, ha? Yung finals natin sa June 29.
Kaya mga idol, kapit lang yung mga sumusuporta ng mga teams na to. UAP Adamson, FAU Tamaraw. Yun, pasok na naman! Solo and your name 3! Turnover. Turnover na naman ng LPU. Block shot! Load lang tayo mga idol. Thank you so much, Mayor Kirk Aces, sa pagbibigay ng ganito na event dito sa Bayugan City, Agusan del Sur. At saka napapanood ito mga idol sa buong bansa. And also mga idol, outside the Philippines mga idol, meron din tayong mga viewers outside Philippines. International followers natin mga idol, nakaantabay at saka nanonood, nakasuporta sa Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023. And also Boss Jun, shoutout ko lang yung mga major sponsor ng event na ito, ang Wingby Apartel at Biomedica OPC na sila ang nag-sponsor ng ICC Blue Hawks. Ang Bustamante Construction, sila ang nag-suporta sa Adamson University Soaring Falcons. Ang Vincare Pharma, sila ang nag-suporta sa LPU Pirates. At ARQ Builders, sila ang nag-suporta sa FEU Tamaraw. And also mga idol, shoutout sa lahat ng ating viewers sa ating online platforms. Sa ating apat na Facebook page na naka-live ngayon. Don't forget to like and follow. And pakishare na rin yung live natin mga idol. Shoutout sa ating idol dyan sa San Isidro Leyte, si John Paul Isidore Mabini. At saka yung mga idol natin na si Attorney Rem Veral Biloso, Attorney Jay Vieter, at saka SK Armin Ibales. Shoutout din sa ating mga taga Ormoc City. Sa pamilya ko dyan, shoutout. At saka sa mga kaibigan ko dyan, shoutout from, coming from Kadayo. Mabuhay po kayo mga idol. At saka back to the ball game tayo, Boss Jun. Ang galing-galing mga kaibigan itong sa tabi ko. Galing-galing talaga. Oh, dalawang base, tatlong bases yung score ng yung FAU kanina. Dalawa back-to-back shots ang ginawa ni Tempra, ni James Tempra. Tapos din nagdagan pa. Stretching the lead to 46. Tapos for Sean O'Malley. O'Malley mga kaibigan. Umaarte sa ilalim. Ang galing talaga ni O'Malley ha. Grabe po siya, no? Yung height ni O'Malley nasa 6'4". Pero yung nagpapantay sa kanya, 7'1". Pero nakuha pa rin niya naka-focus against the 7'1 defender. Grabe talaga yung idol natin. Yun. Ginagamit talaga ang katawan. Sabi na iba, kapag lumaki ka, ang bigat-bigat ng katawan, no? Pero ito, nang lumaki. Naku. Iba talaga, powerful. Laging powerful. FEU mga kaibigan, yung number 20 sa kanila, si Torres. Torres to Alforque. To Tempra. Yung number 8 na naman. Oh, whoops! Offensive foul. Ay, there's an offensive foul committed by Ano Nuevo. Ano yan, offensive si foul, number 34. Ano, it's 34. Yung import. Muhammad Fari. Offensive si Muhammad. Parang hinila niya si O'Malley kanina. Ano kaya siya kay Muhammad Ali? Muhammad, baka Muslim siya idol. Muhammad, Muslim. And also, boss, shoutout ko na rin yung mga taga-Biliran province na naka-suporta at saka nanonood ngayon sa ating Kadayo Facebook page. At saka, yun, so, naka-antabay sa liga ni Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament. Shoutout sa lahat ng mga taga-Biliran province from Marque Grand. Shoutout sa inyo. Yun, mintes yung tira ni Muhammad Fateh. Out of bounds. It's LPU. Okay, remaining time, 7 minutes and 17 seconds. Score 46-39 in favor of FEU Tamaraws. Mula ngayon mga kaibigan sa LPU Pirates. Ang number 7 mga kaibigan. Ito naman si O'Malley. Ang galing talaga. O'Malley! Tapos!
And pump. Kinakain niya yung 7-1 na defender. Oo nga. Galing, parang galaw ko talaga dati. Yung sa panaginip ko, boss. Di na. Alporki, mga kaibigan. Yun, tumitira si Alporki. Wow! Oh, using the board. Alporki, 3! Muntik nang nagawan ng LPU, mga kaibigan. Ito ginawa ng full court defense. Yung 100, yan ang tinatawag na 100% defense ng FAU. Doon sa kabila sila, magsimula yung trapping defense, yung ano nila, yung depensa nila. So, ito na boss, inactivate na ni Coach Denak Miranda yung pangmalakas ang depensa. Pero yun, supply, yung tira. And boss, shoutout ko rin boss yung kaibigan natin from Piliapalete. Yung Butchulo Gaming, yung pinakasikat na tao dyan, na si Harley Kuminking. Tsaka si Jolly Calambo at tsaka si Idol Ramir RJ Viajidor. Shoutout sa inyong lahat dyan. Mabuhay kayo mga idol. Thank you for tuning in. Rins, kanina mga kaibigan, ligas, ang daming move. Pero sayang, wow! Tumitira yung number 20 ng FAU, si Cyrus Torres. Cyrus Torres, mga kaibigan, sa 3-point land. Yun. Ayan, si ano naman, tumira yung si Sumali. Umalis! So, namalis! Umali! Tumitira rin pala yung malaki sa kanila, ha? Yan, boss, yung sinasabi ko, boss. Yung mga big man ngayon, boss, may tira na talaga sa labas. Yun, putback by number 27. Remaining time, 5 minutes and 30 seconds. 10 points lead, boss, lamang ang FAU Tamaraw. Dito mga Kevin, wow! Wow! Pages natin, Mayor Kirk Facebook page, City Government of Bayugan Facebook page, Bayug Festival Facebook page, at saka Kadayo. Yun, grabe yung dipinsa nila, boss, yung ginawang pagbabanta nila kay Umali. Triple team! Oo. Pero nakita mo yung import kanina, ay talagang mag-mix match sila eh. Kasi medyo ang hina ng galaw ng import, kaya nakagalaw si Umali. Pero ngayon, ginagamit ni Coach Miranda yung ano, yung local na lang. Wow! Another three from FAU Tamaraw, number 7! Yung number 7, mga kaibigan, si Makapagal Alsen. LPU, mga kaibigan. Ang number 7 ng LPU, si... Iyan si MacLeod Guadagna. Guadagna? Oh, tumitira naman si Renz Villegas. Renz Villegas at the right wing. Pero medyo, ano ba yun? Substitution? Ang bola sa FAU. Ruiz Alforque may dala sa bola, mga kaibigan. Number 18, pass to number 7. Back to Alforque. Alforque trying to penetrate to number 27. Wow! Pass it for number 27. Miguel Cedricona. Miguel Sodrictona, yung number 27. Ang number 3 naman, mga kaibigan, ang may dala sa bola. Tumitira sa LA na 2-pointer. Number 3, Barba. Si John Barba, mga kaibigan. John Barba. Lumulubo. Lumulubo talaga yung lamang ng FAU, 61-48. Yun. Sinasaksak sa ilalim. Foul number 15, Genesis Adeles. Number 8, foul, mga kaibigan, foul yung si Anion Nuevo for Cholo Anion Nuevo. Ito kanina yung nagdadunk, si Cholo Anion Nuevo. Ngayon, hindi na pwede niyang maidadunk yung free throw. Kasi yung
free throw, dalawa, dapat kumplituhin niya yung ano, yung dalawang free throw niya. Yes, he made it. Okay, kumplito yung dalawang free throw ni Cholo, number 8. Parang galaw ni Kobe Paras. Diba, boss? Oo, oh, Kobe Paras na pala. Saka yung itsura din, boss, medyo di kayo nagkakalayo. Medyo konti-konti lang. Lamang ka lang, boss, ng isang linggong linggong pag-ibig. Isang linggong pag-ibig. Ito mga kaibigan, yung si Bar, number 3, si Barba, John Barba. Ayan. Pinasok sa ilalim, pero he wants to kick the ball out. Barba! Ayun! Tumitira si Barba. Naka-trace naman si Barba. John Barba, mga kaibigan. Yun na, boss. Back-to-back basket na yun, Barba. 5 points na yung ginawa niya. Sa pagkatapos ng third period. To cut down the lead to only 12 points. Yun, fake! Kuha pa rin mga kaibigan sa FAO. Oh! Medyo. Medyo nakagulo mga kaibigan. 24 second shot clock. Kasi na yun. 24 second shot clock. Akala ng FAO na nakuha kagad. Walang, hindi naman na ano sa ring, no? Oh, hindi tumama sa ring. So, dapat tuloy-tuloy na yung ano. Tamang-tama yun eh. Okay, Mac Guadagna, Mintes, rebound by number 7. Ito yung mga taga-FAU na naman, boss. Okay, yung ay! Tumama sa gilid, pero ang ganda ng putback ni number 27. Ona. 27 is si Ona Miguel. Si Ona Miguel, mga kaibigan. Okay. Foul. Offensive foul. Mac Guadagna. His second personal foul. 27 kanina. On the Lasillian Pirates. Mula na yung mga kaibigan sa FAU. Doon sa number 7 ng FAU. Punta naman sa number 23. Wow, ang hirap. Pahirap-hirap. Bula pa rin sa FAU mga kaibigan. Pero ayun. Okay. Turnover. Out of bounds. Pirates basketball. Boss, again, shoutout ko rin yung mga viewers natin, boss. Shoutout sa lahat ng nanonood ngayon at saka nakaantabay sa Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023. Hatid sa inyo ng City Government of Bayugan, headed by Honorable Mayor Kirk Aces and Honorable Vice Mayor Kim Aces. This is one of the grandest basketball events sa Mindanao, mga idol. Talagang napakalaking liga ito, mga idol. Imagine niyo nandito yung UAAP team, Adamson at saka FEU, yung mga top guy teams ng UAAP. Andito yun yung caliber team ng UAAP, LPU Pirates at saka yung champion ng NCRAA, ang ICC Blue Hawks. Kaya napakaswerte ng mga taga Bayugan, mga idol, at saka lahat ng mga sa lahat ng mga nakaantabay sa buong bansa ng Pilipinas. At saka yung ating mga followers ng outside Philippines, mga idol. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. And thank you so much, Mayor Kirk Aces, for inviting kayo to cover your league. Thank you so much. Back to the ball game tayo, mga idol. Ayun, mga kaibigan. Dito naman tayo sa yung bola sa FAU. Trying to stretch the lead back. Ayun, nagkakamali. May turnover. At biglang bumawi din. May turnover din nagawa ang LPU. Bumalik yung bola sa LPU. Pass to number 10. Then to number 0. Yun.
Number 7 mga kaibigan, yan. Wala siyang nagagawa pero naka-follow up. Oh, there was a pushing foul mga kaibigan. Nagawa yung number 35. Si number 35. Montimayor. Boss Jun, talaga nga nasasaktan yung LPU sa mga turnovers. Kasi ang higpit naman talaga ng defensa ngayon ng FAU. Parang na-scout nila yung offense ng Pirates ngayon. Pero walang sumusuko ha. Walang sumusuko. Laban palaban pa rin yung Pirates mga kaibigan. 67-55 with 15 seconds more to go to the third quarter. Tingnan natin kung anong magagawa nila. This is, oops. May foul na nagawa mga kaibigan. Personal foul, 3 fouls. LPU Pirates. 8.7 seconds remaining on the game clock. Sayang. Dalawang bases na... Apat na laro tayo mga idol. This is a round robin competition mga idol sa apat na teams. At shoutout nga pala mga idol sa mga sponsors, major sponsors ng ligang ito. Ang Vincare Pharma, sila ang nagdala sa LPU Pirates. Ang Bustamante Construction, sila ang nagdala sa Adamson University Soaring Falcons. Ang Wingby Apartel and Ad Biomedica OPC, sila ang nagdala sa ICC Bluehawks. At ang ARQ Builders, ang defending champions, sila ang nagdala sa FAU Tamarawks. And mga idol ha, shoutout sa lahat ng ating viewers ngayon. Don't forget to like and follow sa ating apat na Facebook pages. Ang Mayor Kirk Assis Facebook page, City Government of Bayugan Facebook page, and Bayong Festival Facebook page on yours truly, Kadayo. Thank you so much mga idol, mabuhay kayo. Okay, update tayo mga idol. Remaining time 8 minutes and 43 seconds with official score of 71-55 in favor of FEU Tamaraws. Okay, Boss Jun, pasok. Bola naman tayo sa LPU. Miss na miss yung number 29 mga kaibigan, yung si Pinya Phil. Wow! Pinapaganda pa! Pinapaganda pa yung sa number 7. Ah, pinapaganda pa ni Alsin Makapagal. Pero... Naku, may nangyari talaga. Rodjan Montemayor. Okay, yung paglanding niya, boss, medyo tumama sa tuhod. Hindi naman yung sinasadya. Kawawang kawawa yung... Hey, shoutout pa. May nagpapa-shoutout kay Dave Darrell Paule from Hilungos, Leyte. Shoutout kay Riza Nablea. Shoutout rin kay Buboy Gengo. Shoutout. At saka kay K-Bean. Shoutout sa mga taga-Ormo. Sa lahat ng mga taga-City of Beautiful People. Shoutout sa inyo dyan. Happy Fiesta, Ormoc City, ngayong June 29. Headed by Honorable Mayor Lucy Torres Gomez. At saka kay Congressman Richard Gomez. Shoutout sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa Bayugan City, Agusan del Sur, para mag-cover sa Mayor Kirk Assis Open Invitational Basketball Tournament 2023. At 9 p.m. Okay, back to the ballgame mga idol. Habang may oras pa kung dyan, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Ilan yun? 18 points. 18 points with still 8 minutes and 16 seconds remaining of the ballgame. Ang dami-dami pang mangyayari dyan. LPU, mga kaibigan, Renz Villegas, pass to number 8. Number 8 to Barba. Barba to Umali. Umali, back to number 8. Wow, ang ganda-ganda ng ginawa ni Umandak for 2. Yan yun si Gerland Umandak. Yung MVP, yun ba ang MVP? Hindi, si... Iba yun. Iba yun, boss. Kuhan yun, sa Wingby Apartel.
Number 10 ng FEU, mga kaibig. Wow! Slashing the window. Wow, there is a follow-up shot. Ito naman. Kinokontrol yung bola ni Alforque. Alforque setting up the play for FEU. Pick and roll. Pero hindi. Sayang. Hindi na naipasok ng import yung shot niya. Tapos yung number 3, bumawi si Barba in front of sa import. Ito rin yung number 4, James Timpra. James Timpra to number 10 to Caneta. Caneta to number 10, James. James Timpra 3! James Timpra for 3, stretching the lead to 76-59 with still 6 minutes and 44 seconds remaining of this ball game. There's a whistle blown. Foul on number 35, Rochon Montemayor is 4th, personal foul. Yun, si Montemayor, foul trouble na. Fourth na yun. Yeah. Fourth na niya yun, boss Jun. Si Montemayor, galing din sa... Talagang Cebuano, galing yan sa sa USP, University of Southern Philippine Panthers. Yung pumali. Mga, boss, yung mga teams doon sa Manila, yung talagang... priority nila is yung mga Bisaya. Oo, mga Bisaya. Kasi yung mga Bisaya kasi boss, hindi natakot. Oo nga. Sugod ng sugod. Oo. Talaga yung isang quality ng mga player na hinahanap talaga ng mga taga-Manila. Gustong palitan ng mukha, palitan din. Oo. Walang takot yan kahit anong klaseng court. Talagang makikipagpatayan yan sa loob ng court. Kami naman sa Cebu, hindi naman matatakot except yung asawa lang. Ayun, lahat na. Ano pa yung kanina? O, yan, number 7, mga igala. Umali. O, tumitira si Umali. Wow! Muntik! Akala ko pumasok, boss. Airball pala yun. The camera of basketball. Akala ko pumasok. Muntik pumasok. Bola, mga kaibigan, kay James Timpra. James Timpra. Caneta, Muhammad Caneta to Alforque. Alforque setting up the place for Tamaraw and try to... Yes! No, sorry. Ito naman si Reyns Villegas. Reyns Villegas pass to number 7. Sorry, hindi rin. Pero nakukuha yung bola. Andun kay number 28 ng FAU. Ayun. Ayun, boss. May nang yung number 18, si Alforque. Si Alforque. Oh, from medyo Tata. Na si Alforque. Doon na Tata yung nangyari. Injury time out si Alforque. Ay, shoutout na rin natin, boss. Yung mga lahat ng mga taga-Tacloban City, boss. Fiesta, ha? Advance Happy Fiesta, Tacloban City. Ngayong June 28. Shoutout coming from Ayan Guande. And also shoutout sa lahat ng mga taga-Camotes Island. Shout out dyan mga idol, yung mga fans ni Halimaw, Kenny, Roca Corba, abangan. Shout out din sa tanang mga taga-Tacloban, Happy Advance Fiesta Sangyaw from Joshua Magno. Talking of Kenny Rogers, Roca Corba, baka maglalaro yan bukas o hindi pa. Aha. Potata! Ayun, mga kaibigan. Torn down, bola pa rin sa LPU. Possession will remain with the Pirates. 40 seconds shot clock. Number 8, mga kaibigan, si Umamba. Nakuha yung bola. Andun sa dona sa FEU. Number 8, pass to number 28. Ayun, sa number 20. Pass to Konate. Konate to... Oops! Number 8. There's a... I think Ano Nuevo. Foul on number 8. Chuko Ano Nuevo. Number 8 is fouled by Umamda. First team foul for the Pirates. Lumabas si Umamda. Montaño for Umamda. Pinalitan ni Montaño.
number 13 ng LPU. Bola ngayon kay Anonuevo. Anonuevo kay number 20 kay Cyrus Torres. Cyrus Torres! Yes! Basta Cyrus Torres. Cyrus Torres. Back to lead 80-59, 21 points. 21 points lead by enjoyed by Tamaraos. Ayun sa number 3. Out of bounds. Grabe yung galawan na pinapakita ng mga bata, boss. Grabe talaga. Ibang level yung laro talaga, boss, yung UAP tsaka NCAA. Buhan dito. Basket for John Barba. Timeout, Forrester Unit. 10 a.m. team practice. Ah, sorry. Ah, dito pala, 28, sorry. 10 a.m. sa ARQ Builders FEU. Versus Adamson, ito. Umagang-umaga, ang ganda ng laro. Adamson, oh. Muhammad. Oh, grabe. Adamson agad, saka FAU. Umagang-umaga, alas 10. Then, susundan niya ng Vincare Pharma LPU versus Ad Biomedica OPC ICC Bluehawks. Yan, sa alas 2 naman yan, mga idol. Then, followed naman sa All-Star Coaches versus LGU Bayugan. Game 2 nila. So, re-respect ang LGU Bayugan Idol against sa All-Star Coaches. Sa alas 4 naman yan ng hapon. Then, followed by 7:30 p.m. Vincare Pharma LPU versus Bustamante Construction Adamson University. And also, the last game will be on 9 p.m. ARQ Builders FAU versus Wing B Apartel and Ad Biomedica OPC All-Stars. Kaya mga idol, ha, kita-kita rin tayo bukas alas 10 ng umaga. Bali, meron tayong 5 games for June 28 at saka sa 29 na mga idol, meron tayong 3 games. That will be the championship for the exhibition game, All-Stars versus LGU Bayugan. Then last battle for third, 2 p.m. And championship game will be 4 p.m. Still here at the Lupi Aces Memorial Gymnasium sa Bayugan City, Agusan del Sur. Shout out kay Coach Rob D. Inok watching from John Louis Lechido. Three points, number 24, Nat Fuentes. Game natin for tonight. Remaining time 53.5 seconds with a official score of 84-66. Kaya mga idola, abangan natin yung second day games. So meron tayong 5 games bukas mga idol, starting at 10 a.m. dito pa rin sa Lupi Aces Memorial Gymnasium here at Bayugan City, Agusan del Sur. This is the Mayor Kirk Aces Open Invitational Basketball Tournament 2023 hatid sa inyo ng City of Bayugan. Here to be Honorable Mayor Kirk Aces.
and Honorable Vice Mayor Kim Lopi Aces para sa taga-Bayugan City at saka sa mga nakaantabay international followers natin mga idol. Shoutout sa inyong lahat at sa buong bansa na nanonood ngayon sa ating live streaming through our Facebook pages. Thank you so much and congratulations sa team AIQ Builders FEU Tamaros. Congratulations for a